Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy na nanonood sa lahat po ng video na aking ginagawa. So, nasa harapan nyo ngayon ang isang lumang television. Maganda kasing balikan to para mas maging maayos na ma-analyze natin yung iba pang gagawin natin. Kasi ang pinatawag kasi natin basic electronics, hindi lang yung paggawa ng power supply, ng amplifier, ng stereo amplifier. Siyempre, of course, ang ating television ay medyo nasa gitna na siya. Kumbaga sa ano, may level na siya. Kaya bago ko i-demonstrate sa inyo to, shout out nga pala kay Ed Reyes. Kasi alam nyo yung kanyang channel dahil marami rin siyang video at alam kong meron kayong mga madadampot sa kanya. So, Sir Reyes, kumusta ka na dyan? Saan na tayo magkwentuhan? Okay, so, ang nasa harapan nyong television, ay gusto kong bigyan ng idea kayo na about sa vertical saka sa horizontal section. Ayan ang mga medyo mabibigat na trouble sa ating television. Kaya naglagay ako dito ng toggle switch para i-demonstrate na lang sa inyo. Meron dyan toggle switch at para kung ano ang nangyayari. So, ang nakikita nyo yung television natin, of course, meron yung sounds. Okay, so, ayun yung sounds natin. Patayin mo na lang. So, pag-usapan natin ngayon yung symptoms of trouble. Pero siyempre kailangan pa rin ng mga basic electronics component, yung pag-testing ng resistor, ng trimmer, ng volume control, yung tinatawag natin potentiometer, yung ating capacitor, yung electrolytic, ceramic, mylar, or lester, tantalum, at iba pa. Yung ating diode, yung pag-testing ng ating mga transistor, NPN, sa PNP, transformer. Kapag alam niya yan, yung basic electronics niya, sinisigurado ko sa inyo na kahit anong klaseng electronics ang hawakan niyo, meron na kayong idea. Hindi man kagad magaling, pero yung idea nandyan na. Kayo nang bahalang magpalago. So, ito ngayon ay unang toggle switch ay pipindutin ko o i-upo siya. Makikita nyo yung horizontal lang, may guhit. Pag nakakita kayo ng guhit na horizontal line, ang trouble niyan ay vertical section. Kasi yung raster ay iaangat mo up and down. Patataasin mo siya. Usually, pag sinabi natin ang trouble ay nasa vertical, kailangan alam muna natin yung section ng ating vertical section. Sa vertical section natin, meron tayong vertical oscillator. Meron tayong tinatawag na vertical drive, saka meron tayong tinatawag na vertical output. Vertical oscillator, drive, vertical amplifier, then oscillator. Na nandoon sa oscillator natin, yung control ng vertical hold natin, na kapag yung picture mo ay nag-rolling, nandoon ka lang sa section na yun. Dahil ang frequency ng ating vertical section natin ay 60 Hz. Minsan nababawasan yan dahil nagkakaroon ng mga problema sa component natin. Nag-short, nag-leak, kaya nagbabago yung frequency ng vertical section natin. At pag nagkaroon ka naman ng trouble sa vertical drive sa amplifier hanggang sa output natin, madalas tayong nakakakita na lumiliit yung tao, nagkakaroon ng itim dito sa taas at sa baba. Na common sa technician na wash out lahat ng electrolytic capacitor. Sa black and white, pati yung trimmer, yung mga adjustment, ayan, madalas masira. So, palitan na rin natin yun. Pero, i-check pa rin natin. Kung makakakuha ka ng limang capacitor sa vertical na pinalitan mo, wash out, walang testingan, malamang tatlo doon ang merong sira. Nag-change value. Pag tinesting mo ng analog tester mo, okay lang. So, buo. Pero pag gumamit ka ng digital capacitance meter, makikita mo ay nag-change value. Magugulat ka. Iba na yung value na ito. So, kaya yung mga nasa service center, pag nakita ang vertical trouble, wash out na agad yung
kanilang capacitor. Pero siyempre, pakitignan na rin yung ating resistor o yung katabi. Minsan kasi, akala natin ay hindi capacitor ang nasira yung resistor. Eh, nakaseries yung capacitor dun sa resistor. Siyempre, of course, pag nasira yung resistor, mawawala na ng function yung ating capacitor. So, pero common na common. Pero kapag katulad na itong guhit na to, palit agad yung IC, kung transistor ay siya, palit yung transistor, checkin mo. So, dahil ang trouble na nito ay nasa vertical output natin. So, ayun ang medyo maiya ang bago sa inyo pagdating sa ating vertical section. So, ibalik natin to. At kung meron pa kayong idadagdag dyan, ang importante sa akin, nabigyan ko kayo ng idea. Okay, sa papatayin ko naman to. Nakakita tayo ng vertical line, pero ang trouble ay horizontal. Kasi yung raster, uunatin mo pa left and right. Pagano'n ang una. Ayan. Yung makikita mo, guhit na guhit. Pero may mga trouble na naputol lang pala yung deflection yoke natin. Ang deflection yoke natin ay merong dalawang windings yan. Kung tawagin ay inner windings sa outer windings. Yung nasa loob ay yung horizontal. Yung nasa labas ay yung vertical. Eh minsan hindi mo makikita ang sunog yan. O na naputol. Sa dahil ang nakikita mo, yung sa ibabaw ay yung vertical. Pero pag tinanggal mo pala, ay may putol na sa loob. Medyo nag-init na. Pero kung ito ay matutuluyan na masunog yan, magsushort ang vertical winding saka horizontal winding sa din, babalik yan sa horizontal section at babalik yan sa power supply. Magpuputukan yung fuse natin. Dahil posible na magkaroon ng trouble ang horizontal output transistor natin. So, sa horizontal natin, meron tayong AFC, automatic frequency control, horizontal oscillator. Meron tayo dyan, ang frequency natin is 15,750 hertz ang frequency natin. Kaya pag nagkulang ang frequency niyan sa pag-change value ng mga piyasa natin, ang tendency yung tao tatagalin. Ayan, gaganon yan. Ayan, kasi kulang na siya ng frequency. Kung ang magkakaroon naman ng trouble ay yung horizontal drive hanggang sa amplifier, magkakaroon ng itim yan dito. Kakaroon yan. Pwedeng normal yung tao, pwedeng hindi rin. Medyo nagsisink siya, tumatagilid siya. Kaya kailangan magaling ka lang mag-identify ng symptoms of trouble ng television, yung mga sintomas. Pero katulad nito, nagguhit na siya. Nasa horizontal output ang transistor, nasira. Pero hindi bumigay ang horizontal output mo kasi meron ka pa rin raster. Usually ang trouble niyan, mga capacitor resistor. Or naputol lang yung ating deflection yoke. So, pag nandyan na kayo sa harapan, testingin mo na lang. At ang importante, nagkaroon ka ng idea na ang vertical line, ang trouble niyan ay nasa horizontal section. At kapag nagsabay naman silang dalawa na nasunog pero hindi bumigay yung horizontal output transistor natin, ganun din yung power supply natin. Naputol ka agad ang vertical winding sa horizontal winding ng deflection yoke. Ito yung makikita nyo. Papatayin ko pareho, magkakaroon tayo ng isang dot. Pero kung mapapansin nyo yung dot nyan, tatlong kulay yan, RGB yan. Red, green, saka blue. Ayan. Sa black and white, isa lang. Ito, ayan, makikita nyo. Medyo may ibang sinag dito, may iba. So, merong tatlong kulay. Na alam natin na buo pa rin ang chroma section natin. Kung nakakita ka ng dot nyan, hindi picture tube ang trouble nyan. Kasi maliwanag. Ibig sabihin, ang deflection nyo mo, maaaring hindi mo nasuksok yung connector niya dun sa loob, na iwan mo. At ang yung deflection yoke natin, pag pinihit mo yung pabaliktad yan, yung tao iikot din pabaliktad yan. Kasi meron yung magnetic field eh. So, sasabay yan, iikot yan. Na kapag hindi nahigpitan yan, natagtag, lumalayo, magkakaroon ka naman ng itim din. Magkakaroon ka ng pabilog dito. So, ayun ang deflection yoke. Kaya ang importante lang eh, nabigyan ko kayo ng idea, kayo na po ang bahalang magpalago ng mga ibang troubleshooting na kaalaman nyo. Basta tandaan nyo lang, yung basic electronics hindi dapat mawala dyan sa inyo. Ayun ang talagang pundasyon natin. Okay, sa
Baliko, ibaliko. Sa kompleto pa rin, nawala lang tayo ng channel. Okay, so, ngayon, meron pa ako isang toggle switch dito na nandito sa gilid. Papatayin ko. Dahan-dahan siyang lumalabo. Di ba minsan may mga customer tayo na ang nire-reklamo, pag on yan ng TV niya, malabo, dahan-dahan naman lumiliwanag ng katulad nito. Dahan-dahan lumiliwanag. Ayan naman, pareho lang din yun. Ito naman, dahan-dahan lumalabo. Pag binuksan mo yan, maaring ang filament niya, o yung hihika na tinatawag natin dun sa CR socket niya, ay hindi maayos ang contact. Kaya isa yun sa kailangan nating matesting yung socket niya. Kailangan meron tayong boltahe dun sa H1, H2 natin or filament 1 filament. Na ang supply voltage ng ating filament, 6.3 volts. Pero hindi naman na eksakto ha. So, kapag natulo yan na at naging malabo na to, pwede natin itong i-booster. Ayun yung susunod na topic ko. Magre-rewind tayo ng coil doon sa core ng flyback at itatap natin doon sa heater para lumiwanag siya. Kung hindi ka marunong sa pagre-rejuvenate ng feature tube, may aparato ka, pasyalan niyo yung isang channel ko, meron akong aparato na pag-rejuvenate ng CRT. Ayun ang ginagamit ko. Doon nakikita mo yung red-green sa kablo kung alin ang mahina doon. Pero pag hindi ko dala kasi yun, wala na. Mag-rewind na lang ako sa likuran. May dala akong magnetic wire. Itatap ko yan. Ayun ang susunod na magiging topic ko para magkaroon kayo ng idea. Ibig sabihin, eto, dinisconnect ko lang yung filament para lang meron lang tayong pag-usapan. Para lang medyo meron akong ma-demonstrate. Kayo na po ang bahala. At sana nagkaroon kayo ng idea. I-on ko ulit. Ayan. Nakatapos na naman po tayo ng isang demonstration. At sana po ay meron akong naiambag sa inyo na nakaalaman na kayo na ang bahalang magpalago. So, muli po maraming salamat po at sana po ay lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat po tayo lagi. Salamat po ulit.